Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel! Ito na naman tayo sa panibagong video, panibagong tutorial na gagawin natin ngayon. Pasensya na guys kung last na, kung antagal kong nag-upload, yung last na-upload ko is antagal na, ilang months na, 7 months ago, 6 months ago. May clip pa yata buhok ko, ito ang haba na. Anyway, alam ko naman wala kayong pakialam kung kailan ako nag-upload. So, back to topic tayo. Nakita niyo naman siguro kung anong title ng gagawin natin ngayon. Ang gagawin natin ngayon guys, tutorial about Shopee return or refund. May new process na kasi guys si Shopee. Yung last na video ko kasi is masyadong hassle. Sobrang hassle actually. Ngayon, hassle free na siya. COVID free, safe na safe ka pa sa bahay. So, kung gusto mong matuto, huwag mong i-skip yung video. Manood ka from start hanggang end. And please don't forget to subscribe and like this video and hit the notification bell para lagi kang updated sa ina-upload ko. First step is request for return or refund. Pero bago tayo mag-request for return or refund, ipapakita ko muna sa inyo kung bakit kailangan ko na namang i-return itong in-order ko sa Shopee. Ang in-order ko kasi is fila na color white. Yan, kagaya ng nasa picture na yan. Yan, all white ang nakalagay. Pero ang dumating sa akin, guys, is Nike na color gray. So, yun yung reason kung bakit kailangan ko siyang i-return refund. Ang una nyong gagawin is, pindutin yung return refund. Then, i-check nyo yung kung ano yung i-return nyo. Kunwari, hindi lang yun yung shoes yung i-return nyo. May iba pa kayong in-order na kailang i-return. Checkan nyo lang din. Saka, lalabas yung ano yung reason bakit mo siya i-return. Reason ba is hindi mo na-receive yung order, receive an incomplete product, missing quantity or accessories, receive the wrong product, kagaya nun sa akin, mali yung binigay niya or pinadala niya sa akin, receive a product with physical damage, kung may mga damage ba dun sa order nyo, receive a faulty product, kung meron bang sa order nyo is hindi gumagana, the speaker, hindi siya gumagana, mga ganong reason. So, ako ang pipiliin ko ay receive the wrong product kasi mali naman talaga yung pinadala sa akin. Next is upload a picture na magpapakita ng proof na talagang may something na mali sa product na pinadala sa'yo, may damage, wrong product, or anything na proof na magpapatibay na talagang mali si seller. Next is select solution, then pipili kayo ng return and refund or refund only. Diyan sa solution ni Shopee, may choices kayo kung i-return and refund nyo or i-refund nyo lang. Pwede kasi na i-refund nyo lang pero hindi nyo na kailangang ibalik yung order nyo or yung product dun sa seller. Pero kung may konsensya ka naman, 'di ba? Syempre, mas maigi pa rin na ibalik mo kasi kawawa naman si seller eh. Malulugi naman kung hindi mo naman ibabalik. Kaya mas maigi na return and refund 'yung piliin mo. Regarding sa refund, if ever na refund 'yung piliin mo instead da return and refund, depende pa 'yan kay seller kung i-approve niya 'yung request mo kasi may ibang seller na hindi pumapayag ng refund lang kasi nga naman malulugi sila tapos walang balik na ano na item. So depende pa rin talaga kay seller kung i-refund lang. Next is pindutin mo na yung submit. Then lalabas na yung you have successfully applied for return and refund. Ngayon may lalabas na discuss dyan. Sa discuss na yan, dyan kayo pwedeng mag-usap ni Shopee, ni seller, or ikaw. So kunwari nag-dispute si seller, bakit kailangan mo mag-return or refund, dyan mo na lang ulit mag-send ng mas maraming proof of picture na talagang may damage or may mali sa order mo. Kagaya ng ginawa ko, sinabi ko na mali yung order na yan at hindi yan yung order ko. So, dyan nyo pwedeng i-discuss kung anong reason kung bakit kailangan yung return or refund. Ngayon, nakapag-message na kayo. Ngayon, kailangan ni seller mag-respond ng after 2 days. Yes, guys. Kasi ginawa ko yung return refund ng January 3, 2022.
Ngayon, kailangan niya mag-respond hanggang January 5. Pag wala talaga siyang respond, napaka-unresponsive ni seller, ngayon, si Shopee na mismo ang mag-a-accept or mag-a-approve ng return or refund mo. So, 2 days lang nakakalipas, hindi pa rin na-accept ni seller yung request ko ng return or refund, kaya si Shopee na mismo yung nag-approve ng aking request. Step 4, select courier. Ngayon, may 3 choices si Shopee sa pag-ship ng i-return mong item sa seller. Ang una is pick up, pangalawa is drop off, at pangatlo is self-arrange. Ang pinakamaganda sa lahat is yung pick up kasi si GoGo Express mismo yung pupunta sa bahay nyo para pick upin yung i-return yung item kay seller. At ano pa siya, hindi mo na kailangan mag-abono unlike sa dating ko video, nag-abono pa ako doon sa self-arrange para lang ma-deliver or para lang ma-return ko yung item kay seller. Tsaka COVID-free ka na safe ka pa sa bahay at tsaka hassle-free kapag pick up yung pinili mo. While yung drop-off naman is kahit sa ang JNT na branch mo, pwedeng i-drop-off yung item na i-return mo kay seller. Then yung self-arrange is kahit anong courier ang piliin mo, para lang din siyang drop-off. Yun nga lang, kahit saang courier ang piliin mo, pwede kay self-arrange. So, ang pinili ko is pick up kasi yun talaga is hassle-free. Hindi ka nalalabas ng bahay para lang i-return yung item. Tsaka, hindi mo naman kasalanan na magkamali yung seller. So, diba? Eh, mas maganda talaga pick up. Ang una mo lang gagawin is pipili ka ng oras na kung kailan ipipick up at pick up address mo. Kailangan tama yung address ko sa ipipick up ni rider. Then, kung kailan, pwede siyang pick upin. Click nyo lang yung submit, saka lalabas yung return pending. Ngayon, wait nyo na lang si rider na dumating sa date na binigay nyo, sa nilagay nyo kaninang date, at ayan na yung instruction kung paano yung gagawin nyo. Una is view your GoGo Express pickup return label. No need guys na i-print yung return label. Si GoGo Express na yung magpo-provide nung way bill niya para sa parcel. Then next number 2 is prepare for pickup. Yan. Kailangan is naka-ready na yung item nyo, naka-box kung kailangan i-box, kung kailangan balutan, at kung ano yung box na inano sa inyo, yun pa rin dapat. Like for example, doon sa sapatos, kailangan maibalik nyo rin pati yung box ng sapatos. Pero kung box lang na parang ano lang ni seller, parang ginawa niya lang as parang protection lang nung item, okay lang kahit wala. Ang ibig ko sabihin box is kunwari doon sa sapatos, diba importante talaga yung box sa sapatos, yun kailangan ibalik nyo rin yun. Kailangan safe na safe din, kung paanong safe na safe na dumating sa inyo, ganun din dapat. Ayan, hindi tatanggapin kasi ni rider kung hindi nakapak mabuti yung item, kasi syempre pag nagkamal ay pag nabasag, kung babasagin, kung nagusot, kung nagugusot man yung item or kung ano man yung nangyari dyan sa item bago pa dumating kay seller, ang may mali dyan is hindi ikaw kundi si rider, kasi alam niya nang mali yung pagkakapak niya, alam niya na pag mali pagkakapak mo, tinanggap niya pa. So kailangan talaga balot na balot siyang mabuti. Then sunod is attach the GoGo Express return label. Though hindi na kailangan yan pag pipick up ni rider kasi nga si rider na yung magbibigay ng sa inyo, yung return label. Yung kaninang nasa video kanina, yun yung example ng waybill niya. Hindi nyo na kailangan yung i-print. Yan siya guys, nung pinick up na yung sapatos sa bahay. Ayan guys, na-receive din ni seller yung return nating shoes noong January 8, 2022. Ngayon, by January 11, if ever na hindi niya pa rin i-approve yung refund request natin, automatic na si Shopee yung mag-approve ng refund request natin. Pero kasi, si seller kasi, responsive naman siya sa akin. So, nung na-receive niya na na-deliver na sa kanya yung shoes, na-approve naman niya agad yung request ko. So, ayan. After 15 minutes, actually hindi siya 15, instant ko naman na-receive yung
yung refund ko no na 297 pesos.